same lineup ni LPH ng season. Hindi ko pa alam, guys. Baka ako matanggal. Finally nga kapatid ay magaganap na nga itong bakbakan ni Chibi at itong ang ni Demon Kite dito nga yan sa M6 na kung saan nung nakaraan kasi ay palagi nga kinocall out na itong ni Chibi itong si Demon Kite dahil hindi nga makalimutan ni Chibi na 395-0 nga sila ng RSGPH noon dito nga yan sa MPL Invitational kaya naman nang dahil dyan ay gustong-gustong makalaban ni Chibi ito nga si Demon Kite at dito na ngayon magaganap sa M6. Bukod nga rito kapatid, Mirko may nireveal. Ano nga ba ito? Carl TC sinabing baka siya ang matanggal sa TLPH. Totoo nga ba yan kapatid? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong pagkakapanalo ng Vamos dito nga yan sa MPLMY. Sa kasulukuyan nga kapatid sila ay lalaban dito nga yan sa Grand Finals ng MPL Malaysia. Isa lang ang ibig sabihin neto kapatid, isa nga itong Team Vamos sa magre-representa dito nga sa Malaysia para dito sa M6 na kung saan sila pa nga mismo itong host country at alam naman natin na itong Team Vamos nga kapatid ay grabe mang taunt dito nga sa mga kalaban kaya naman nang dahil dyan asahan nga natin kapatid na matinding taunting nga ang gagawin ng mga ito sa mga pambato natin dito nga yan sa M6 which is itong ang kuponan ng Fnatic Onyx PH at itong kuponan ng Aurora. Alam naman natin kapatid na kapag pinakitaan ng Team Vamos itong mga pambato natin yung mga tonting na malulupet abay dito gaganahan ang ating mga pambato na kung saan manggigigil ang ating mga pambato para talunin nga natin ang mga ito dito sa M6 at babawian natin wag lang talaga sila ang mauuna dahil kung sakaling mauna sila mas dito nga lumalakas itong si Kelra kapatid na kung saan isa nga yan sa dudurog dito nga sa Team Vamos kagaya na lamang nitong ang Ninets na kinikilalang gold standard dito nga yan sa MPLMY pero iisa lang naman ang gold standard at ito lang naman syempre walang iba kundi itong si Kelra. Aabangan nga natin kapatid ang ipapakita nga nitong Team Vamos dito nga yan sa M6. Sana ay umubra nga ang mga ito. Dito na rin kasi matutuloy itong bakbakan ni Demon Kite at itong ang ni Chibe kapatid na kung saan nung nakaraan nga ay nagkaroon nga ng alitan sa dalawang player na yan na kung titignan hindi naman pinapalagan itong ang ni Demon Kite itong pag-call out ng mga players noon ng Homeboys. Sa ngayon nga kapatid yung mga miyembro ng Homeboys ay lumipat na nga dito sa Team Vamos at dito nga kapatid ay representative sila ng Malaysia at ang kuponan naman ng Demon Kite na Aurora ay representative natin para dito sa M6 sa madaling salita finally ay magalaban na nga ang mga ito. Baka dito nga kapatid ay maalala ulit nito ngang ni Chibe kung paano nga sila na 25-0 noon ng RSGPH
Dito yan sa MPL Invitational. Yung bagay na yan ay hindi nga matanggap nitong mga players ng Team Vamos noong nasa homeboys pa lamang sila. Kaya tuwing nananalo ang mga ito, kapatid, panay call out sila dito nga kay Demon Kite, na kung saan sa mga oras na yon ay hindi nga nagka-qualified itong si Demon Kite dito nga sa International Tournament ng MLBB, dahil palaging ang natatalo atong RSG at hindi umaabot sa Grand Finals. At ngayon na lumipat na nga itong si Demon Kite sa Aurora, kapatid. At dito nga, kapatid, abay may kita nga natin ang pagkatapat ni Demon Kite at itong ni Chive. Hindi uubra yan dito nga kay Demon Kite, dahil kung ang Fnatic Onyx PH nga ay nahirapan dito sa Aurora, what more pa kaya itong koponan ng Team Vamos na balagbag lang din ang aabutin sa ating mga pambato. Isa nga yan, kapatid, sa ating mamarkahan dito nga sa pagtuos ni Demon Kite at Chivy. Bukod nga rito, kapatid, inamin nga rin ni Mirko na di umano may bumulong nga sa kanya dito nga sa Pinas na mas malakas daw itong Malaysia sa Scrim kung ikukumpara mo nga dito sa mga pambato ng Indonesia. Ayon daw yan dito nga sa source nitong ni Mirko na PH team natin, na kung titingnan, kapatid, mukhang totoo naman talaga na mas malakas ang Malaysia ngayon kung ikukumpara mo nga dito sa Indo. Tila'y napag-iwanan na kasi itong Indonesia, kapatid. Tanging ang pambato na lamang ng Indo ay itong koponan ng Onyx Indonesia. Pero nung nakaraan sa MSC ay bay hindi man lang umabot dito nga sa playoffs, na kung saan dihamak na ang nakalaban pa natin sa Grand Finals ay itong koponan ng SRG. Sa madaling salita, sa ngayon ay lamang na lamang nga itong Malaysia dito nga sa Indo pagdating sa MLBB. Kaya naman nang dahil nga dyan, kapatid, syempre nakakabahala nga yan para dito sa mga Indo teams, lalo na't ngayon ay hindi pa nga sigurado kung malakas nga ba talaga itong RRQ Hoshi at itong koponan ng TLID kapag international tournament na nga ang pinag-uusapan. Dahil kung ating titingnan ang lineup ng RRQ at TLID, yung mga players nga rito ay baguhan pa lamang, lalo na't ito nga yung parang first time nila dito nga yan sa international tournament ng Mobile Legends, which is ito ngang M6, na kung saan mangangapa at mangangapa talaga sila pagsapit nga ng M6, kapatid. Bukod nga rito, hindi rin sigurado kung talaga bang napakalakas nga ng mga ito pagsapit ng M6, dahil syempre napakadali lang ng MPL Indonesia. Ang nagpapahirap lang naman sa MPL Indo ay itong koponan ng Onyx Indo at itong ang Geek Farm Indonesia. Sadyang maganda lang ang momentum ng RRQ at TLID, kaya ang dalawang koponan na yan ay nagtungo sa Grand Finals upang maglaban at maging representative nga ng bansang Indo sa M6. Aabangan nga natin, kapatid, kung uubra nga ba itong Indo dito nga yan sa Malaysia kapag naglaban na sila dito sa M6. Sa ngayon, paniguradong sure win na tayo dito sa M6, kapatid, basta magiging consistent lamang ang ating galawan hanggang tayo nga ay magkampiyon. Sa pagpapatuloy nga, kapatid, si Carl TC nga ay may sinabi na di umano baka siya raw ang matanggal dito nga sa TLPH. Well, totoo nga ba ang sinabi na yan ni Carl TC? Kung ating ang mapapanood sa kanyang livestream, kapatid, sinabi niya yan, pero sa dulo ay dinagdagan niya nga yan ng joke, na kung saan wala nga katotohanan ang bagay na yan. Nagpapahype lamang itong ang si Carl TC, dahil sa ML community, usap-usapan naman talaga na baka si Carl TC nga ay tanggalin na ng TLPH
At itong si Carl TC ay lumipat na nga ng ibang opponent. Sa ngayon ay mananatiling rumor pa lamang ang bagay na yan. Pero isa lang ang sinasabi ni Carl TC sa kanyang livestream, kapatid, na TLPH pa rin siya sa susunod na season. At sa tingin natin, abay hindi rin naman yan basta-basta pakakawalan ng TLPH, dahil isa nga si Carl TC sa Young Goat natin pagdating nga sa MLBB. Experience-wise, napakalupit nga nitong ni Carl TC, kapatid. Hindi nga magkakampyon itong Echo at TLID kung hindi lang din dito nga kay Carl TC. Ilang kampyonato na rin ang ibinigay ni Carl TC sa organization na yan. At hindi lamang yan MPL, maging sa World Tournament ng MLBB nga, kapatid, ay nakuha rin yan ni Carl TC. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.